jungler dito ng RSG as well as gold laner. Open pa naman this point ang Roger. Ay! Potentially gold. Potentially gold. Potentially gold muna. Ang bilis ng sagot dito. Hindi natin inasahan. Pare-pareho ang kalid. Grabe. Matindi ang naging sagot, Moskov, para dito sa Liquid Echo. And yung kalid. Kakaiba yung kalid dito. Ang iniintay na lang, hero ni Demon Kaito. Oo, mga barats available. Martis, pero considering or looking at yung amount of crowd control na meron. Liquid. Parang kinakailangan nilang kumuha ng medyo hindi agara na mabibigyan o talagang mataas ang mobility na... Wala nang backshot. Napan pala yung backshot. Tama sana ako kung di na ba yung backshot. Carmilla kaya? Ako? Ang tanong, part ba ng Arsenal nila ito? Ay, Barats. Panindigan pa rin. So, yun pa rin. Classic pa rin, vintage pa rin para sa RSG. At eto na nga, medyo semi-bago. Kalid para kay Sandberg. Oo, pero mas mabilis ha, para dito kay Nats. Again, hawak niya yung Dragon. Kung kanina nung game number 2, hinawakan lang siya ni Sandberg doon sa lane na niya. Eh ngayon, makakatulong na ng mabilis itong sinasip. Never man na magkakaroon ng mga teamfight sa paligid niya. This is it. Cavalry Raiders. The question is, tatapusin na ba ng Team Liquid Echo ang laban na to? Sinasabi pa nila na magmerienda muna kayo. Dahil gusto naming umabot muna kayo sa merienda time. Yeah. Let's look at the stats na meron. Yeah, may slight advantage ang Team Liquid Echo kung titignan natin yung early to mid game potential. And I would like to attribute this as well to yung presence of a Khalid in their lineup. So, sa isa sa mga talagang pwede siguro, or Benedetta ba? Malalaman natin, ko-confirm natin pagpasok dito sa Land of Dawn. Kasi mukhang Benedetta nga. Okay. Ang pick ni Sanford at hindi Khalid. Okay, nag-visual bug. Visual bug lang, ladies and gentlemen. We apologize for that. Then again, it's a Benedetta. Okay, so nag-cheer pa rin ng mga Sanford fans. So it's a vintage Benedetta against say Yuzong in the top lane. Ayan, 1v1 agad oh. Oh, pero dito sa baba din. Sa baba din, 1v1. Oh, yay, grabe yung mga 1v1 ng alawan. Oh, kaya ito siguro yung mas ma-expect natin na makakasama. Pero ito muna sa baba. Okay, na-dodge na doon ha. Pero ahabol pa rin yung top mula dito kay Sanji. Kosei surviving that one. Pero mapipilitan si Kosei mag-back dito, pare. Mahirap to ha. Madidelayan siya ng minions, naku po. Oo, madidelayan siya dito kasi nga, mag-iisip siya kung magbaback siya o hindi. Kung hindi man, or mapapalatuan din ng kaunti dito ni Benny Cutie, napakagandang simula nito para sa kanya as the Moskov. Pero yung hold nila ito at mukhang yun na ang maagang nakita rin ng RG na kailangan nilang sagutin. Hindi biro ang isang snowball potential of a Moskov. So i-watch out natin yun dito sa lapang ito. Lalo pat si Bagyong Benny ang gumagamit. At kilala natin ang si Bagyong Benny na minsan magugulat ka na lang nasaan na siya, nasa base na pala ng kalaban. Pwede mag-split. Ito yung Bagyo na nagte-teleport. Ang hirap nun pag yung Bagyo nagte-teleport. Okay na yun, na mabagal ang gumalaw. Pero pag nag-teleport, bad beats yun. Speaking of teleport, nag-flicker na rin dito si Light. Napalalim din ata ng Ato. Napalalim si Zambi at dito sa pating damage niya. 4 members mula sa RSG ang re-responde. Makakaligtas naman si Light sa pagkakataon ngayon. No javelin yet na ilalabas ni Benny Cutie. Meanwhile, si Demon kahit na nandito kung magat! Okay, kakainin yung untog sa may gilid at hindi na ma-listen. Ito si Sandford sa may dragon para dito kay Nats. Grabe yung task force. Yeah. Ito nakikita natin ang RSG na mas umiikot or pumupunta na sa kanilang XP lane, which is si Nats, pero mamaya na yun. Entry knock up, ngayon na yung dragon. Pero sa 19 pala, itong si Sandy na gumamit ng dragon. Grabe. This time, si Aqua pinupuntilin at siya, Essence will definitely kill Aqua. Oh my God. Pasok din muna dito ang Liquid Echo. Sandford with the final blow. I can't believe it. Akala natin, lalamang ni RSG ito, ang ganda na ginawa nila na transition kagad sa turtle. Pero meron din palang dragon si Sanji. So, ganun pa din yung nangyayari sa Team Liquid Echo. Dragon ka, Retrico.
wait. May dragon na parehong na ipapakita at naglalabas ang San-San duo natin para dito sa labang ito. So, isa pa yun sa mga karagdagang threats or sagot sa kung ano pa ang mga ultimates na pwedeng kopyahin pala talaga dito ni Sanji as the Valentina in this match. And problema yun for Aqua kasi kung mauulit na naman yung scenario kanina na sino-shutdown at hinahunt siya ng paulit-ulit dito ni Sanji, yeah, even on the Novaria, magiging malaking disadvantage yun for RSP. But fortunately for them, namamanage nila, especially yung kanilang X-Lane matchup, pero nagkukulo na rin sila dito sa baba. Grabe yung tapang ni Carl TJ dito. Oo nga eh. Alam mo, tinatapangan kahit papano ng RSG. I'm just saying this kasi RSG are making, doing attempts time and time again. But Team Liquid, Echo, handa sila dun sa mga attempt. Pero eh mo si Carl, dalawa na yung maharap sa kanya. Tinapangan niya pa. Oh, binitawan nga yung orange buff niya. Ah, sisilip kayo ha. Oo. Oh, oh. Pero dito na may bandang. Dito, ah, sa patragon din kagad. Itong si Nat 25 will be used. You don't do that to me, ha? Sabi ni Nat. Hindi pa pwede. Dito natin nakikita ang nagagalit na Nat's Entertainment. Bad bits na. At sobrang nag-iiba ngayon ang takbo na parang isang beses lang natin nakita ang all-out rotation talaga ng RSG on the X-Lane. Pero this much yung difference na meron and na nakuha na in terms of yung advantage ni Nat sa kanyang katapat, 2-0. Yeah, yeah. Dito sa Yujong. Parang si Nat, alam mo yung mala-anime moment na yumuko na, tapos tinaas ng konti yung salamin, tapos hindi kita yung mata. Parang ganun yung nangyayari sa kanya ngayon eh. Oh, kikinang pa yun eh. Kikinang yung, oh, yung salamin eh. Pero ngayon, RTZ, nakakuha na naman ang turtle. Pero dama mo kasi kay Nats eh, nakuminang yung salamin eh. Kumbaga nung nag-meeting sila, nakita eh. Hindi lang nakita dun sa camera, pero parang yumuko. Oh. Pinakinang yung salamin, tapos yari ka sa akin ngayon. Good game this time si Nats, 2-0. Then again, yung Team Liquid Echo, sila pa rin nakakakuha ng macro objectives eh. Yep, yung nakita nila na wala na Black Dragon form, go signal yun for the turtle. Pero dito sa mid, may ibig na gagawin. At doon yung minuman sa mga kaligas na si Corny. Ito na lapit din, nagamit oh! na yung abrasion fan. Boy, ba hindi? Kasi nandun yung normal skills mula kay Lai na galing doon sa kanyang primal rat. 1-for-1 exchange. And look at this, going back to the top lane, Nats getting the tower as well. Yeah, ganun pa rin yung mga nangyayari. Pero si Nats ay narito Nats. Re-responde sa may bandang gitna. Ngayon na sumasakit na rin yung mga yung mga star shutters dito ni Aqua. May guhit na, may guhit na. Hindi na siya yung basta-basta nahahanap dito at naaabot pa ng Team Liquid Echo, pero dito sa bandang bot, oh. Speaking of, masakit na yung star shutter. Ouch, go Beshi ha. Uy, grabe din. Wala dito. Double dragon, Sanford and Edson. Grabe, Game of Thrones! Double din siya. Dragon laban sa dragon. Parehas pang pula yan ha. Grabe, parehas pula na dragon. Si... sino ba yan? Si Viserys? Ewan ko na. Tumama yung javelin. Naka, patapang si Simon Ay. At dito na rin yung kumula ng Horace. Ay! Pagbuto na ka ng bagyo. Siya ang pinagyo ng the true members ng mga Raiders. Hindi pwede yan, sabi ni Nats. Not in my house. Yep. Nagalit na ang natutulog na dragon ni Nats. Typically, parang sasabihin mo, kaya naman talaga ng Moskov ang karamihan ng mga 1v1 matchup na makikita or yung mga maaabutan niya na mga kalaban. Pero in that particular scenario, ay hindi lang mag-isa si Nats. Napakaraming kasama. At kahit pa nga mag-isa si Nats with the amount of damage and yung lead na meron na siya, ay hindi na biro patumbahin yung Yujong na to. Nakakatakot na yan. Nakaka-bad beats na yan. Ayan na yung Dragon ni Rekka, yung final form na Dragon ni Rekka. Yung pinakahuli, yung pang ilan ba yun? Pang-walo. Nakalimutan ko yung mga pangalan. Pero ang naalala ko lang, yung mga Nadare, Saya, Himura. Kala Shenron. Oh, sige, yun na lang. Oh, pero si Nats dito, may even din natin terrified. Pero na, ayun na big yan! Pwede niya gamit din. Aqua with the turtle. Ayun, pasok mo din lang yung final blow. Call GZ. Gusto nila muna dito si Line. Address muna dito. Nandun niya Asher Recall. Oh, sige, nagahabag din. Matasalubong nila dun sa right mid bush. Pero disengage. A zone attempt from Nats. Pero binigyan siya ng Team Liquid Echo. Alam ng Team Liquid Echo, teka, galit na to. Masyado nang galit. Bigyan natin. Mangilan-ilan yung shutdown gold na yun eh. Pero dito naman ay yung gustong sunod na gawin talaga ng Team Liquid Echo ay hindi lang basta makakuha na rin or makanakaw ng mga objective, pero also to convert para ma-maximize nila yung potential nung meron silang lineup, especially ng Costco. Pero grabe yung defense ang pinapakita ng RSG dito sa bot. Oh no, lima members to. Flaker mula dito kay Lion. Pero purify mula sa kanya. Nalimitin! Mula dito si Mary Cutie. Kayo mahimit ni Simon Fight. Oh! Dragon! Lalabanan ba din ang dragon? Hindi. Nilabanan ang dragon!
Demon Guy na tras. Saan Four na malalim. Oh! Sa doon. Four men laban dito sa Liquid Echo. Ay, tumama pa yung javelin. Nakuhabol pa. Demon Guy is down. Benny Cutie with the spear. Pag yun na kumiteleport. Napakaraming nagpaana-paana at bato-bato doon sa team fight na yun kasi ultimo si Sanji, yung Kinopia, yung ulti ni Kosei. So bumabaril-baril din si Sanji sa kalagitnaan ng laban pero di matapos! Bigyo pa rin, Kosei ay nandoon, makakapatay din at makakakuha ng drain dito ang RSG. This time, kahit paano nakahinga yung RSG, then again, yung side ng Team Liquid Echo, they were ready for the onward. They're always ready every time. Ang napapansin ko dito sa laban na to, ang nauunang mag-engage ay RSG. At kumakounter ko lang ang Echo to the point na humaharap si Benny Cutie. Wala siyang pakialam sa nararamdaman ng RSG. Bato lang siya ng bato ng spear. Hindi nga siya naubusan ng spear eh. Paminsan pa nga natutunogan to, napapakiramdaman na ng Team Liquid kapag mag-flicker, air chatter na dito si Light eh. Tapos naiiwasan nila, hindi na natin alam kung pure reflexes na lang ba yun o talagang na-anticipate na lang nila ang mga pangyayaring pwede nating makita from RSG. Pero right now, yun yung isa sa mga nagiging struggles nila. Yung kung paano na sasagot dito yung mga sinisimulan. Pero speaking of... Atras muna si Sanji. Dito tinamaan din ang Star Shutter. Down to 15% ang health. Pero may reason na gagawin mula dito sa Liquid Echo and RSG. Tamatan na namang Demon Kite at Carlito. At may kita. Classic na naman to. Tingnan natin. Carlito and Demon Kite. Pero si Jenny QD ay nandito. Kalahati ang buhay ng Lord. 14K, 13K. Classic Dragon. Ito na yung klasiko. Papasok muna dito si JP. Kakainin din. Ngayon, yung Lord na ito. 5K yung buhay na Hum. And Sandor. Makakapatay Demon Kite ng Lord. Ngayon, atrasan muna dito. Ang Demon Kite na makakapatay din si Lord. Time. Pero ngayong pagkakataon nito'y magmamatay ka sa kamay ni Benny. Napakasakit mo, Benny! Benny Cute! Ibang klase yung targeting na meron dito ang Team Liquid Echo or Liquid Echo at nahanap talaga nila yung mga targets na kaya nilang i-take at the right time. Doon sa nakita natin na Lord ay si yung naging target lang talaga ni Sandford ay walang iba kung hindi itong si Kusei. So regardless if kung sino man ang maiwan doon sa naging teamfight natin ay kinaya na rito ng Team or ng Liquid Echo dahil sapat na rin naman yung resources nila para sagutin, saluin yung damage and eventually ay i-dish out na rin yung kaya nilang itato kontra dito. Pero at least for RSG, they have the Lord kasi nandito na ang Liquid Echo. Sandford sa likuran! 4 man threat, 12 man threat, eh, nakain ka agad siya. Nasa lumula sa bibig at pagsang si Sandford. Si Benny, ang pagkakay na dadalat ng muli. Dragon sa likod, pero si Demon Kaito. Tinamaan mo ng Spear of Destruction. Benny Cutie! Walang yaka, Benny! Grabe! Tira sa patiripa! Oh my gosh! Hindi ka pwedeng magdikit, pero nagdikit-dikit doon ang RSG. Lumusot-lusot lang yung mga paana. At hindi na nila natakasan yung damage doon. Saktong-sakto pa yung 3-man na nanakap ng Minowan Fury. Huwag na huwag mong kakalabanin sa darts to si Benny Cutie. Huwag na huwag mong kakalabanin sa darts. Ibang klase, I mean, yung mga Spear of Destruction, parang ano eh, mula patanis hanggang hulo eh. At yung hulo, abot eh, yung pa-teleport. Mula patanis hanggang hulo, bullseye. Magsisimula sa patanis, at saan ka doon hanggang hulo? The Eye of the Storm, kumiteleport. Nakaka-badminton yun, hindi yung kumbaga yung Madyo, hindi man lang dumaan ng Visayas. Rumenta bullseye. Benny Cutie showing us how it's done. Yeah. Kapag binigyan mo ng ganitong hero na malamoscope, kailangan maging ready para si dito. They're unti-unting nagpo-follow up yung kalakasan ni Nats kanina. Yung galit niya kanina, unti-unti nang nagiging sadness. Oh, ito na yung parang sinasabi mo na kapag ka nahanap na ng mga teams yung sagot sa mga XP laners na nauuna, which in this case ay sa RSG natin nakikita dahil si Nats ang nauuna palagi. Hinihintay na lang din yun palagi ng Liquid Echo. Siya ang nasasagot bago pa nila sagutin yung iba dahil siya ang pinakanagahan dito for Benny Cutie. And bibihira lang natin makita yung pagkaka-force out ng Purify spell dahil sa on-point and precise positioning na ginagawa talaga ni Bug yung Benny gamit yung Moscow na to. Kumbaga yung isa ito sa mga highlights na Moscow gameplays na nakita natin with Play Ops.
Tama na naman si Aray, dito, dito, Minowal Fury, talon! Light up mo, pero mamamatay dito siya! At ang Liquid Echo ay may pagkakataon na simulan itong lure na ito! Hirap na si Nats dito, tumatakbo si Nats, Quata Zone mula kay Sanji! At mukhang libre nga, pare, libre! Kakaiba, kakaiba! Ang bilis silang kuhain yung lure na ito! Ang sakit ng mga sundot ni Benny! Kakaiba ito. Again, Liquid Echo. Nakikita natin at ang tapatan ng mga roamers, JP and Blight. Look at the kill participation, 85%. Sobrang antabay ang ginagawa dito ng Liquid Echo sa kung saan man may pwesto itong si Benny Beauty. Si Sanji nga, hindi mo na rin kailangan protektahan dahil siya rin mismo ay gumagawa ng mga plays para kahit papano ay magka-espasyo pa yung iba pa niyang kasama. Bakit ganun yung mouse cop na yan? Bakit ang bilis, ang bilis sumundot? Every dash kasi dyan may additional na may ngayon oh. May tunog eh. Napakataas na level 15. Puno na yung items. Ako po, delikado ata. Nats, nakaramdam din eh. Ang matras na siya doon. Hawak ng Azure Echo. It's Sanji. This time, masyadong malayo pa naman yung Lord. So maghahanda ang alas sa pagsugod ng mga kabayo, ng mga cavalry dito sa laban ito. Sakit mga kaibigan, tumatagos pa. Tingnan natin, 6.1k para sa side ng Team Liquid Echo. Kailangan restituin ng RSP. Ang daming shoutout this time ng bagyong Benny. Ako, sinalaban nila si Light na laban na naging punteriya. Wala na naman setup dito ng RSP. At tras po na si Demon Shine. Habang yung Dragon ay lumilipad-lipad, sisipin yun yan, Ben. Pero sabi nila din, tori muna sa gitna. Unahin natin para yung mga minyo sa ilapang. Pero si Carl, DNC, napagsakan. Sandy, nakakuha din ng isa. Sa may gamit ng Petrified, Purify Rather, and Aqua yung mga tras na pinap. Panood na lang ng RG ang pagdurog at pagpasag ng katorihan. And Team Liquid Echo ang aakbang sa next round.